Nang mamatay si Kobe, markado ng pangungulila ang mga salita ni Michael Jordan gaya ng isang kuyang namatayan ng nakababatang kapatid. When Kobe Bryant died, a piece of me died. Hindi inakala ng marami na may malalim na pagkakaibigan ang dalawa sa pinaka-competitive na mga players na tumapak sa liga. Sa loob ng mahigit 20 taon, ang kanilang samahan ay napanatili nilang saradong aklat na silang dalawa lang ang nakababasa at nakabubuklat. Kaya nang magsalita si Michael sa eulogy ng kanyang kaibigan, kahit putaktihin man siya ng crying memes, wala siyang pakialam. At nang hilingan siya ni Vanessa na maging presenter sa Hall of Fame induction ng namayapang asawa, muling napatunayan na sina MJ at Kobe talagang magkakosa. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang naging friendship goals ng dalawa sa pinakatinitingalang pangalan sa NBA. Isang samahang ipinaglihi sa paghanga, pinausbong ng respeto, minolde ng kompetisyon at pinanday ng panahon. Kung matagal ka nang manunood ng NBA, hindi makakawala sa paningin mo ang maraming identical plays ni na Bryant at MJ. Aminado si Kobe na para siyang espongha na gustong sipsipin ang anumang galaw at diskarte ng kanyang hinahangaan. At very vocal siya na ang kanyang childhood hero ay si Michael Jordan. Nantanungin naman ng 6-time champion kung sinong player ang sa tingin niyang makakatalo sa kanya na one-on-one, idinaldal ng kanyang dila ang Lakers superstar. Inaral at ipinatter ng 5-time champion ang kanyang laro kay MJ. Kaya ang mga shot selection, footwork at strategy ni Kobe, parang photocopier machine ni Jordan na naserox ng clear copy. Pero walang pait at sumbatang naganap tungkol dito sa pagitan ng dalawa sa mga pinakamaimpluensyang player. Dahil mapagpakumbaba itong hiningi noon ng tagahangang teenager at buong puso naman siyang tinuruan at ginabayan ng kanyang teacher. Para mapahalagahan natin ang ganda at kulay ng kanilang samahan, buklatin natin ang ilan sa mga natatanging pahina ng kanilang banggaan na nagdikta at sumulat ng mahabang kabanata ng kanilang pagkakaibigan. Pagdating ni Kobe Bryant bilang 13th overall pick noong 1996, atat na atat ang isang teenager na makaharap ang itinuturing niyang Zen Master. Si Jordan ng mga panahong ito ay nasa tuktok ng daigdig. Hinahabol ang pang-apat na singsing at patuloy na nanyayanig. Finally, noong December 1996, nabigyan ng pagkakataon ang 18-year-old high school graduate na si Kobe Bryant na makaharap ang kapwa niya 6'6" na role model shooting guard. Andun ang gigil ni Kobe na makaharap si Jordan one-on-one, makaulayaw sa hardcourt, makasabay sa kiskisan. Pero sa una nilang pagdadaupang palad, lutang na lutang ang kanilang agwat. Mapakla pa ang laro ng 5 puntos ni Kobe sa 10 minuto mula sa bangko. Pero kumatas naman ang asim ni Jordan ng 30 puntos ang kanyang ipinako. Naka-engrave sa memorya ni Kobe ang laban nang ukitan siya ni MJ ng isang pirouette spin sa corner sabay dakdak ng bola. Samantalang ang Lakers sensation parang nadikit ng mighty band ang paa. Natatawa sa sarili ang Laker point guard dahil kahit ilang beses na niyang napanood sa TV ang galaw, napakagat pa rin siya sa pain at wala pa rin kupas ang kalabaw. Same story din ang pangalawa nilang tapatan. Hinilahod pa rin si Kobe ni Jordan sa kangkungan. Pero sa ikatlo nilang areglo, planchado na ang lahat para sa kanilang unang opisyal na duelo. Eksakto 1 taon matapos ang una nilang meet-up, tumutubo na si Kobe at ready na sa match-up. Kumamada ng maaga si MJ scoring 13 sa first quarter, pero lingid sa kanyang kaalaman, ang batang pinagulong niya sa unang 2 tagpuan, lumalabas na ang kamandag, manunuklaw na sa laban. Gumapas ng 36 ang 1985 Rookie of the Year, samantalang si Kobe, 33 ang isinaing. Masarap ang naging timpla ng kanilang mga laro, hindi hilaw, hindi sunog, tiim na tiim man luto. Pero ang bagong putahe sa kanilang sagupaan, ipinamalas ni Kobe na kaya na rin niyang magluto sa harapan mismo ni Jordan. Ipinakita niya kung paano gayahin sa harap mismo ng kanyang master teacher ang isang signature fadeaway jumper. Dito rin natutukan ng mga lente ng kamera ang isang on-court tutorial na binigay ni MJ kay Bryant. Down the court, tinanong ni Kobe ang kanyang role model kung paano gawin ng isang post-up move. Itinuro naman ni MJ sabay pabaon pa na kung may gustong malaman ang batang ayaw pakabog, huwag mahiyang tumawag sa kanyang itinuturing na Alpha Dog.
Kahit na nambak ng 21 ang Bulls sa laban, si Kobe ang nanalo. Nawagi na niya ang puso ni Jordan para sa respeto. Ayon kay Tim Grover, na personal trainer ni Jordan, tuwing maghaharap ang Lakers at Bulls, parang makulit na bata si Kobe na inaantabayanan si MJ sa paglabas ng locker room at paglakad sa tunnel. Saka tatak-takan ng tanong tungkol sa footwork at fadeaway jumper. At sa tuwing may sasabihin si Jordan tungkol sa isang strategy o galaw, pagkatapos aralin parang asong babalik na naman si Kobe na uhaw na uhaw. Ngayong malinaw nang nakikita ni Jordan ang ultra-competitiveness ni Kobe at ang kakaibang drive at puso sa laro kagaya ng mayroon siya, nagkapulupot na ang samahan na mananatili ng mahigit 2 dekada. Walang kamalay-malay ang karamihan na may nabuo palang isang learner-mentor na pagkakaibigan dahil tuwing maghaharap sila, wala pa ring bigayan. Nang mag-cross ang kanilang mga landas noong 1998 All-Star, alamat na si MJ, starter naman si Bryant. Ito ay isang monumental na tagpo. Inaabangan ng lahat kung maipapasa na ba ang sulo. Isang team-high 18 points ang ipinoste ng gwardyang tubong Philadelphia habang madalas bantayan si MJ sa isolation. Pero ipinakita ni Jordan sa kanyang 23 points, 8 assists at 6 rebounds na siya pa rin ang mayor. Natunghayan ng daigdig na kahit sa edad niyang 35, na kay Jordan pa rin ang alas at gilas, habang naaaninag naman kay Kobe ang kislap ng bukas. At nang unang ang magretiro si MJ sa liga, ang career ni Kobe tuluyan ng umalagwa. Kinagiliwan ng NBA community ang bagong explosive partners, isang dominant center at isang elite scorer. Nang magbalik hardcourt si MJ, baliktad na ang mesa. Si Kobe na ang may championship run at sa edad niyang 38, bakas na ang father time kay Jordan. Isa muling All-Star game ang second chapter ng kanilang pagkaharap. At sa pagkakataong ito, na kay Kobe na ang bilis at tikas. Isang 31-5-5 stat ang kanyang itinala para ang All-Star MVP kanyang maiuka. At 2 araw lang muli na naman silang nagtagpo. At sa pagkakataong ito, ang Wizards ni Jordan kanilang iginupo. 23 points, 11 rebounds and 15 assists ang ibinuhol ng Black Mamba para sa 3rd triple-double sa kanyang karera. Pero kung sa pakiwari ng ilan ay nanamlay na ang competitive spirit ni Jordan, pinatunayan ni MJ na chismis lang yon sa inuman. Nang magharap sila noong November 2002, matindi ang laro ni Kobe pero na-headlock pa rin siya ng isang 39-year-old bench player para giyahan ng Wizards sa isang close game victory. Sa kanyang estudyante may pabaon pa siyang trash talk. Pinapayagan daw niyang isuot ni Kobe ang kanyang sapatos pero hindi mapupunan ang saktong sukat sa loob. Pero dahil sina MJ at Kobe ay pareho lang ipinaglihi sa angas, ang buladas ni Michael nginuya lang na motivation ni Bryant. Noong March 2003, ang huli nilang salpukan nasaksihan ng basketball world. Isang monumental game na nagsilbing passing of torch. Nagsimula si MJ sa 4 na sunod na field goals para magdikta ng tempo sa laban. Pero handa na ang Black Mamba na pabaunan ang kuya niya ng isang performance na hindi malilimutan. Suot ang isang pares ng Air Jordan, umiscore si Kobe ng 42 sa first half lamang. Tinapos ang laro na may 55 puntos habang 9 of 13 sa 3 ang itinantos. Kung mayroon mang game na maglalarawan kung kailan naipasa ni MJ ang sulo kay Kobe para bit-bitin ang dangal ng liga, ito ang larong iyon. Hindi na si Jordan kundi si Kobe na ang bagong tinitingalang mayor. Kapag tiningnan natin ang mga tapatan ng dalawang higanting superstar, hindi nagkakalayo ang mga numerong nairehistro. At sa 8 personal matchup sa regular season, 4 ang kay MJ, 4 ang sa Lakers sensation. Ang maganda sa kanilang mga sagupaan, walang pakundangan ng isang prime Jordan mabusabus man niya ang isang batang Kobe Bryant. Kung paanong wapakils din si Kobe, abusuhin man niya ang isang tumatandang Jordan. Dahil drive for excellence ang umuugit sa kanilang competitive na banggaan. Alam natin na hindi nalagpasan ni Kobe ang mga nagawa ni Jordan. Pero sa ganang kanya, umukit din siya ng sarili niyang pagkakakilanlan na hiwalay sa anino ng kanyang hinahangaan. Hindi niya gusto na pagkumparahin sila ng mga tao kung sino ang mas magaling kanino. Dahil para sa kanya, ang relasyon niya kay Jordan ay higit pa sa pagsasarado ng entablado. Kaya nang ipagluksa ng buong basketball world ang kanyang pagkamatay, nalaman ng marami na isang bahagi ng pagkatao din ni Michael Jordan kasamang nahimlay. Pero para kay MJ,
pinatid man ng kamatayan ang kanilang samahan, mananatili itong buhay sa mga mayamang gunita at alaala ng kanilang pagkakaibigan. Sana ay nagustuhan ninyong ating kwento at kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, itype mo na sa comment section, sisikapin nating isunod. Sa ating channel, mag-subscribe ka na rin. Libreng nood lang, wala pang monthly bill. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.